I will spend my heaven doing good on earth. Mabiyayang unang araw ng Oktubre ngayong Martes, Kapanalig. Kapistahan po ngayon ni Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus, dalaga at pantas ng simbahan. Mas kilala po natin siya na Saint Teresa of Lisieux, the Little Flower. Pagbati po sa mga Carmelites, sa napakaraming deboto ni Saint Teresa at sa lahat ng mga ipinangalan sa kanya. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay ng Ebanghelyo ngayon. Nang papalapit na ang panahon ng pag-aakyat sa kanya, tahas ang ipinasya ni Jesus na pumunta sa Jerusalem. Nagpadala siya ng mga sugo upang mauna sa kanya at pumasok sila sa nayo ng mga Samaritano para ihanda ang kanyang matutuluyan. Ngunit ayaw nila siyang tanggapin dahil papunta siya sa Jerusalem. Kaya sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad na sina Jaime at Juan, "Panginoon, gusto mo bang tumawag kami ng apoy na babagsak mula sa langit para puksain sila?" Lumingon si Jesus at pinagwikaan sila, at sa ibang bayan sila nagpunta. Mag-apat na buwan na po mula nang pumanaw ang aming ina. Mamang po ang tawag namin sa kanya at ganun din ang lahat ng aming kakilala. Kasi mamang daw siya ng lahat. Simple at puno ng pagmamahalang kanyang debosyon sa Panginoon, sa mahal na Birhen at sa mga santo. Isa na rito si Santa Teresita na nagturo ng kanyang The Little Way, ang maliit na daan patungo sa langit. Ito ay ang paggawa ng mga simple, ordinaryo at maliliit na bagay ng may dakilang pagmamahal. Tulad ni Santa Teresita, masayahin, magiliw at laging handang tumulong si Mamang. Marami nga sa nakiramay nung lamay niya ang hindi namin kilala. Mga senior citizens na binibisita pala ng Mamang araw-araw para mag-monitor ng kanilang blood pressure. Mga may sakit na itinawag niya ng pare upang makapagkumpisal at mapahira ng banal na langis. Mga batang naturuan niyang magrosaryo. Mga kalapit bahay na nadalhan niya ng mga libro ng Ebanghelyo at mga dasalan. Simple lang ang pagkakristyano ni Mamang. Magdasal, sumimba, tumulong sa kapwa, magpatawad, magmahal sa lahat. Kahit na yung nangungutya at namamaliit sa kanya. Kapag may nararamdaman siyang sakit sa katawan at maging sa kalooban, ang bukang bibig niya ay, "Thank you, Jesus." Kasi natutunan niya ito kay Santa Teresita na nagsabing, "To be a saint, one has to suffer much." Nung tinanong ko kung ano ang gusto niyang pakatandaan namin, sabi ni Mamang, "Magmahalan kayo at magpakumbaba." Hindi ba ito rin ang tinuturo ng Panginoon kay San Juan at Santiago nang gusto nilang tumawag ng apoy para puksain ang mga Samaritanong ayaw tumanggap sa kanila? Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba upang matutunan naming magmahal tulad ni Santa Teresita at tulad mo. Amen. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow Paulines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Kasama pong lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa ating mahal na Inang Maria. O mahal na Birhen ng Santo Rosario, pakinggan mo po ang aming mga kahilingan. Sa bawat panalangin namin sa mga butil ng Santo Rosario, madama nawa namin ang iyong makainang pagmamahal at pag-aaruga. Inilalapit po namin sa iyo ang aming kahinaan, kasalanan at kakulangan, ang aming mga suliranin, sakit at kalumbayan.
umaasang ang lahat ay idudulog mo sa iyong anak na si Jesus. Ipagkalaob mo nawa sa amin ang kapayapaan, katarungan at kasaganaan. Amen.